Mga kasama, nandito tayo muli sa Duldul Pakong Livestock Market. At ang challenge natin ngayon ay bumili ng magandang klaseng kalabaw para aalagaan natin. Paparamihin natin sa farm, ngunit sa halagang 25,000 pesos to 30,000 pesos lamang. Maraming mga kalabaw dito mga kasama, ngunit kailangan muna nating umikot at magtatanong sa mga presyohan. At syempre, pipili tayo doon sa pasok sa budget natin. Ito sana mga kasama, magandang klase, malalaki ang mga paa at buntot, 2 years old pa lang, ngunit 42,000 naman ang presyo. $25,000, medyo may kaliitan. $30,500. Ilan ni dong? 25. May nakita na sana tayo mga kasama, 2 years old, magandang klase, 35,000 ang presyo nila. At tinatawaran natin ang 30,000, ngunit 31,000 lang talaga ang glass price nila. Kako kung makuha ko ito ng 30,000 ay jackpot na nga. Ito nga yung kalabaw na ito, parang ayaw ibigay, kaya iikot muna tayo. Mga kasama, ito yung isa sa mga eksena paano ang bilihan at tawaran ng baka dito sa Duldul Bakong. $80 yung pula. Tinatawaran ng 77,000 ang pula. $82,000 naman ang itim. $83,000, $78,000. Nagkabilihan na nga, $78,000 ang pula at $83,000 naman ang itim. Nagsisimula sila sa presyohan na $90,000 ang itim at $80,000 ang pula. Tinawaran ng $80,000 ang itim at 77,000 pesos naman ang pula. Ngunit ayaw pumayag ang owner hanggang nagkasundo sila sa 83,000 ang itim at 78,000 naman ang pula. Ang nakikita nyo ngayon ay ang mga nabiling baka para biyaheng Manila. At syempre, probinsya to, kaya asahan mo na napakadaming native na baka dito, ika nga medium size. May malaking bakang dumating mga kasama, mukhang mas malaki pa sa kinargahang truck. Galing daw po ito sa Sambuanguita, kapitbahay na munisipalidad lamang. Ito yung baka na talagang masasabi natin na hybrid. Alam natin na pangarap ng bawat isa na magkakaroon ng ganitong similya na maaalagaan. Hindi biro ang presyohan ng ganitong maliit na baka or guya. Talagang mahal talaga mga kasama, ngunit kapag after 5 years naman ay ganito naman ang itsura. So tingin ko po mga kasama, nasa 860 kilos per ito, estimate ko lang. At kung halimbawa, 155 pesos per kilo ang magiging presyohan nito, ay lumalabas na 133,000 pesos. Estimate ko lang po yan ha. Ang trend na presyohan ngayon dito sa Duldul Bakong Livestock Market, kung payatin ang baka, 140 pesos per kilo. Kung katamtaman, hindi ganun kapayat, ay 150 pesos per kilo. Kung mataba, malaman,
ay 160 pesos per kilo. Kaya itong baka na ito mga kasama, ni-estimate ko lang ng 155 pesos per kilo. Pero tignan natin mamaya mga kasama kung magkano ang bentahan. Paalala lang, kadalasan ito ay mata-mata system. Tinatansya ang baka, bibihira lang ang timbangan. Lalo na kapag big time buyer ka, hindi ka kikita sa timbangan. Kung kikita ka man, kakainin lang sa expenses. Kanina, ang panimulang presyo ay 140,000 pesos at may nagka-interest sa halagang 125,000. 15 ang diferensya. Dahil parehas silang negosyante, umabot sila sa timbangan. Akala mo may derby ano? Nakakatuwaan lang po, umabot po sila sa timbangan dahil parehas ayaw paawat. Ang nagbenta at ang bibili, parehas na negosyante. Ang sabi kasi, hindi raw aabot ng 850 kilos ang timbang ng baka, kaya nasa 125,000 lamang. Ngunit 869 kilos po ang lumabas. Kung i-times mo yan sa 160 pesos per kilo sa buhay na baka, ay lumalabas naman talagang halos 140,000 pesos. In a way, parehas silang negosyante at makikita rin yan sa gitna. Anyway, parehas lang negosyante, makikita rin yan sa gitna. Basta kikita lang ng kaunti ang nagbenta dahil inangkat din yan sa first owner. At may mga expenses ka na bago mo nadala yan dito. At the same time, no, kikita din ang bibili. Tingin ko pride na lang yan eh, tipong ikaw yung pinakamalakas na buyer ng duldul. Mga kasama, kung nahihilo kayo sa gutom, maraming kainan dito na palibutan po ng kainan ng buong livestock market. Iba po ang lutong Bisaya. Kaya kung nais nyo po maka-experience kumain ng lutong Bisaya, bukod sa daming hayop dito, ay isama nyo na sa itinerary nyo ang Duldul Bakong Livestock Market. I-check nyo po sa Google Map paano kayo makarating dito. Gawin nyo pong landmark ang Dumaguete City. Wala pang 20 minutes ay mararating mo na ang lugar na ito. At syempre maraming tuyo dito sa iba't ibang klaseng isda. Ito yung ulam ng lahat, lalo na kapag nagtitipid tayo. Isang kilong tuyo, hindi na yan mauubos sa isang linggo. Aba syempre, huwag puro tuyo mga kasama ha. Basin mamudlot inyong mata. Kung sakali wala tayong pagbili ng karne mga kasama, pwede naman ihalo ang tuyo sa lauoy. Tinatawag sa amin yan na utang kalamunggay, subakan o bulan. Tapos mais ang kanin. Ako po, pag Bisaya ka, say yes. I-comment po diya sa baba. May bagong naisda din tayo dito mga kasama. Ito po yung sikat dito sa Visayas at Mindanao area. Iba kasi ang bagong ng Maynila, yung maliliit na hipon or alamang yata tawag dyan, at ginigisa na may taba ng baboy. May hinahanap tayo na sinabado na bagoong na hindi masyadong maalat. Yun nga lang, nasisira kagad. At meron naman silang bagoong na tahong. At ito naman ay tinabal, isdang tulingan na nakababad sa asin. Sikat po ito sa Cebu. Ayan, kapag bumili ka ng bagoong, ay nakatakal pa rin. 120 pesos ang isang takal. At least mga kasama, no, hindi nawawala ang pamamaraan ng bilihan noon. At hindi rin nawawala ang pakapin or dagdag. Tulad sa sinasabi ko kanina mga kasama, ang challenge natin ngayon ay bumili ng maliit na kalabaw para alagaan natin at paparamihin. Ngunit wala po tayong nakikita na pasok sa budget natin, at least sana no, nasa 30,000 man lang. Ngunit nasa higit 30,000 ang nakikita natin kanina. Anyway, maraming araw pa naman mga kasama, huwag nating pipilitin, baka mali ang mabili natin. Nala, sige. Para sa mga nagtatanong, ang livestock market na ito ay bukas kada Lunes ng umaga. Madaling araw pa lang mga kasama, bukas na po ito at nagtatapos ng tanghali.
Alright, kung naibigan niyo po ang video na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button na nasa baba para sa mga susunod na video. Salamat!